nung bata ka pa daw, mahihain ka daw, Coleen, at saka boyish? Sobra, sobra. Kasi lumaki ako na kasama ko yung dad ko. Hiwalay kasi yung mom and yung dad. Alam mo yan, di ba? Oo. Hiwalay yung mom and yung dad. So, ang nakasama ko talaga sa paglaki ay yung dad ko, yung lola ko, at saka yung mga brothers ko, titos, and yung mga cousins ko na lalaki din lahat. So, wala akong kasama na babae sa bahay, mula, apart from my lola. So, ang bonding namin, palaging sports, tapos manunod ng DVDs, ganun. So, lumaki ako na boyish talaga. Hindi ako nagsusuklay ng buhok. Hindi ako talaga nagme-makeup, hindi ako nag-heels, ganun. So, ayun. Tapos, nung nasa school ako, sobrang mahiyain din ako. Hindi talaga ako kumakanta, sumasayaw, or gumagawa ng anything, kahit magsalita sa harap ng maraming tao, hindi ko kaya. As in, nung music namin, yung music subject namin, yung final exam namin was to sing the national anthem in front of the class. Pinili ko na lang bumagsak. As in? Kasi hindi ko talaga kaya. Sobrang grabe talaga yung stage fright ko. Tapos nag-artista ako. Diba? Paano ka na-convince na mag-showbiz dahil napakamahiyain mo pala, Oo nga, kaya talagang nothing went according to my plan talaga. As in, nothing in my life. Tapos, siguro kasi nagko-commercials ako dati, so medyo sinasanayan. Nasanay ako to be in front of the camera. Kasi ever since 2 years old ako, yung mom ko nagko-commercial na, so sinasama niya ako. Tapos sa harap ng camera, okay ako. Pero sa harap ng maraming tao, kinakabahan na. Okay. Pero so may ginawa ka mga changes sa pagpasok dito sa showbiz? Yes. So grade 4 ka noong nahiwalay? Grade 4, bata pa. Paano mo hinarap ito talagang na-stress ka? Nag-uan ka ba? Oo, kasi ako yung panganay eh. Kaya napunta sa akin lahat ng responsibility? Yeah, tsaka yung medyo may bigat, syempre. So, ayun. Pero natuto ako maging mabuting ate. Yun yung pinapahalagaan ko dyan. Natuto ako maging mabuting ate. Lalo na sa yung brother ko, si Luis. Kasi siya yung kasama ko ngayon sa bahay eh. Ay, ito na nga, namayagpag na siya. Siyempre, nasali siya sa barkadahan sa Showtime. Paano ka naman na-convince na mapunta sa pagsisexy roles? Well, inisip ko na, if I'm gonna do this now, hindi ko rin siya magagawa in the future. So, diba? Kasi para pagdaanan ko na rin lahat. Kasi nag-teeny bopper na rin ako. Mm-hmm. After that, diba? Ito naman. Tapos after that, more serious roles. Habang sa gusto ko din naman na tumanda sa industriya. So, in order to do that... May katawang ka naman, diba? May karapatan naman. Oh. Pero yun, parang gusto ko lang subukan lahat para at least nasabi ko na nagawa ko na rin lahat. Tapos, mm-hmm, in the future, diba? Hindi ko na rin magagawa yun. And then, may growth kahit papaano. I'm always doing something different. At you know what, Coleen? Talagang, well, you know what? Because I want her to know. Okay, sige. And you know what, Coleen? Talagang i-congratulate kita kasi talagang doon sa craft na pinasok mo sa drama, talagang napanganga ang Pilipinas. Thank you. Doon sa Passion de Amor, talaga namang ang mga boys at ang mga kababayan talagang na-idolize nila si Coleen ng over. Thank you. At mas nagustuhan mo daw ang drama? Totoo? Oo, pero kasi ang drama din, ang hirap ko palagi. Ang hirap gawin ko palagi. Parang the next day, I feel na binugbog talaga ako sa loob-loob ko. Parang kasi syempre, it all comes from somewhere. It really all comes from somewhere. So, natutuwa din ako, like with the movies that I do with Star Cinema, so far, ang gagaan din. So, it's a good breaker din. Para nga, magawa lahat. Oo, so nadadala mo para sa bahay yung mga emotion. Mahirap. Pero I'm not complaining kasi isa din siyang magandang paraan para mailabas lahat. Oo. Talagang minsan madadala mo talaga sa bahay niyo ang mga eksena. So, kailangan talaga mayroong workshop. Correct. Para pa alam mo kung paano himiwalay. Yes, oo. Thank you, Miss Anne. Hi, mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.